Habang iniintay pa natin ang ating pambato na si Kai Soto na maglabas ng anunsyo ukol sa kanyang susunod na mga hakbang, matapos nga ang hindi pagtuloy nito sa Team Ignite mga ka-hoops, ay atin munang balikan ang ilan sa mga kanyang mga nakatapat na manlalaro sa Amerika na may matagumpay na na basketball career ngayon. At isa na nga dito mga ka-hoops ay si Kenyon Martin Jr., ang NBA rookie na nakatapat ni Kai sa kanyang unang laro sa US, kung saan ay isa sa pinakainaabangang underrated rookie na ngayon sa NBA. At ating pag-usapan ng ginawa niya sa mga 7-footer NBA players na si Boban at Rudy na hindi niya nagawa kay Kai Soto. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan sa bagong video natin na ito, pero bago yan ay huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta dito sa ating channel. Isa na marahil sa inabangan ng libo-libong Filipino basketball fans ay ang unang opisyal na laro ng ating pambato na si Kai Soto sa Amerika, kung saan ay naglaro ito sa kupunan ng The Skill Factory under Coach Rob Johnson. At ang unang kupunan na nakasagupa ni Kai noon sa US ay ang isa sa pinakamahusay na high school basketball team sa Amerika mula noon hanggang ngayon, na may mga mahusay na batang manlalaro. Ito nga mga ka-hoops ay ang IMG Academy. Sa laban nga na yon ay natalo ang kupunan ng The Skill Factory sa finals score na 65-59. Pero talo man ay nagpakita naman dito ng masasabi kong decenting US debut game si Kai. Nagtala si Kai sa laban na yon ng 18 points at 12 rebounds. Dahilan upang magbigay agad dito ng impact sa binubong squad ni Coach Rob. Isa nga sa mga nakatapat sa unang laro ni Kai ay ang manlalarong gumagawa na ng pangalan ngayon sa NBA. Ito nga ay ang anak ng veteranong NBA player na si Kenyon Martin. Ito ay si Kenyon Martin Jr. Si Martin Jr. din noon ang nag-standout sa kupunan ng IMG, at siya nga ang masasabi kong pinakamahusay na manlalaro sa kanilang team. Ahead lang kay Kai si Martin ng halos 2 taon, kaya't hindi na rin tayo magtataka kung bakit mas matured ang laro ni Martin noon kaysa kay Kai. At isa pa mga ka-hoops, sa high school stint nito ay hinihahanda na niya ang kanyang sarili upang sumalang sa NBA draft, kaya't kung mapapansin ay angat ito sa marami. Naglaro muna si Martin sa Sierra Canyon na kupunan ng anak ni LeBron James at D-Wade bago ito mag-transfer sa IMG. Nakuha si Martin sa 2020 NBA draft bilang pang number 52 pick sa second round. Nakuha ito ng Sacramento Kings at kalaunan ay trinade din sa Houston Rockets na team niya ngayon sa NBA. Bilang isang rookie pa sa ngayon ay mababang mga minuto sa laro ang nakukuha muna ni Martin. Pero may mga laro kung saan ay nagpakita ng husay, hindi lang sa opensa kundi pati na rin sa depensa itong si Martin Jr. Partikular na sa 3 magkakasunod na laban nila kontra sa kupunan ng Dallas Mavericks, Sacramento Kings at Utah Jazz. Sa laban nila kontra Dallas, kumamado si Martin ng 8 points. Pero kung masiset aside mo ang kanyang offensive figures sa laban na ito, ay hindi mo naman pwedeng hindi mapansin ang kanyang defensive figures in that game. Tumatak dito ang kanyang 3 blocks at 1 steal. At ang isa nga sa mga blocks na ito ay galing sa pagsupalpal niya sa 7'4 Serbian giant na si Boban Marjanovic. At kahapon nga lang ay muling nagpakilala ng husay sa defense si Martin nang supalpalin naman nito ang 7'1 two-time NBA Defensive Player of the Year na si Rudy ng harap-harapan. Nagtala si Martin sa laban nila kahapon kontra Jazz ng 15 points, 10 rebounds, 1 assist, 3 steals at 1 block. Pero ang punto nga dito mga ka-hoops ay nagawa ba ni Martin Jr. sa ating pambato ang ginawa niya sa mga malahiganting NBA players na mga ito? Yes, hindi natin maitatago ang block attempts niya kay Kai. Ngunit nakuha niya ito mula sa likod at foul pa yon. At hindi ito official count kumpara kay Rudy at Boban na harapan at kasama sa bilang. Pero matapos ang block niya na yon kay Kai, ay nahirapan na itong pigilan ng ating pambato, mapa-opensa man o depensa. Isa sa patunay na kung sukatan lamang ng husay sa center position, ay meron at merong ibubuga si Kai mga ka-hoops. At take note, unang laro pa lang ni Kai sa US noon at nagsisimula pa lang itong sumabak sa mga mabibigat na ensayo. Pero para kay Martin Jr. ay malayo pa ang mararating ng player na ito mga ka-hoops. Hindi lang bilang anak ng isang NBA veteran, kundi sa taglay niya ring husay sa laro. At sana balang araw ay muli silang magtapat ni Kai. At sana mangyari na yon sa NBA na. Palagay nyo mga ka-hoops, ikomento nyo lang yung opinion sa ating comment section mga ka-hoops.